Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Time out muna tayo sa mga writing tips dahil madami sa inyo ang nagre-request kung paano ba gumawa ng book cover. So for today's video, I'll teach you how to make an awesome but simple book cover that you can use for your story in Wattpad. So ngayon, hindi muna ako ang inyong paboritong writer, kundi ako muna ang inyong paboritong artist. Ano raw? Para sa akin, napaka-essential or mahalaga para sa isang writer or aspiring writer yung magkaroon siya ng idea or skill sa pagde-design ng sarili niyang cover. Of course, kasi it's part of marketing or selling your stories sa readers para ma-attract sila na basahin yung story mo. Kasi yung cover, doon nagbibigay ng clue yung writer kung tungkol saan ba yung story niya. And plus points din kasi yung kapag nakita mo na halatang pinag-effortan yung cover, automatic na syempre parang magkakaroon ka ng assumption na may effort din yung story or maganda yung laman ng story. Ngayon isipin mo, sa dinami-rami ng story sa Wattpad, what are the chances na yung story mo yung ikiklik nila? So one of the ways is you have to make an attractive, appealing, and teasing cover. Basahin mo ako kasi may potential ako na magandang story. So, yun yung ini-speak ng cover. Now, that's why I'll teach you some tips kung paano ba gumawa ng mga simpleng cover pero ma-appeal. Ngayon, yung ituturo ko sa inyo dito, hindi tayo muna magpo-focus dun sa in publishing aspect, kung magiging gagawin ng libro. Focus lang muna tayo dun sa online. At bago nga pala tayo magpatuloy, kindly like this video, share it to your friends na interesadong matuto na gumawa ng cover, and please subscribe to my channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na for more awesome contents, lessons, tutorials, and etc. Make sure you watch this video until the end kasi sa una magbibigay ako ng mga tips muna and then later on magbibigay ako ng tutorial sa Photoshop and sa laptop kung paano gumawa ng cover. So stay tuned sa napanoorin nyo hanggang dulo. Yung mga ituturo ko sa inyong tips ay originally they're not entirely from me and gusto kong bigyan ng credit itong libro na to na nanggaling sa Wattpad. Kay GK Lat Tony, siya yung gumawa ng chapter tungkol sa kung paano gumawa ng effective na cover. Kasi I don't want to take all the credit kasi nung binasa ko yung tips niya, may natutunan din ako na na-apply ko sa sarili ko. So, i-share ko sa inyo yung tips ni GK Lat Tony dito sa libro na to and bibigyan ko kayo ng mga sample simplified version na maaari nyo sundan. So, yun. Thank you again, Wattpad, sa libro na to. Dito naman tayo sa profile ko, saglit na daanan lang natin kasi yung mga sarili kong cover. So, kakagawa ko lang nitong cover na aking binukot. And marami kasing nagtatanong-tanong sa akin kung paano ko raw nagagawa yung gandong cover. Kumbaga, frequently asked questions, ano ba ako nag-edit. So, dito, masasagot ko na finally yung mga tanong nyo. Gusto na ako nag-edit, ano yung mga tips or techniques, kung paano ma-achieve. Yung not necessarily gantong-ganito yung ma-achieve nyo, pero depende kasi kapag nalaro-laro nyo, nagamay-gamay nyo na. So, ako kasi matagal na akong nagpo-Photoshop and medyo na-practice ko na yung paggawa ng cover. So, medyo gamay ko na yung mga technique, yung mga tips, ganun. So, okay, sasagutin ko na yung frequently asked questions sa akin kung saan ako nag-e-edit ng cover. Nag-e-edit ako ng cover sa Adobe Photoshop. So, kakasabi ko lang kanina. Pero ito na yung tip number one, you don't really need to become a hardcore Photoshop user or hindi mo kailangan ng mamaw na editing skills para magkaroon ka ng magandang cover. Kung ikaw meron ka ng background kung paano gumamit ng Photoshop, kahit yung basic skills lang, very good. Pero kung wala ka talagang background, I suggest na kailangan matutunan mo na siya. Bakit? Hindi lang sa paggawa ng cover kasi essential skills din siya. Lalo na pag dumating ka sa mag-work ka na, di ba nilalagay na may Photoshop skills ka na. And I think everyone should know how to use Photoshop kasi sobrang convenient talaga pag marunong kang mag-Photoshop. I suggest na pag-aralan mo na siya. Pero kung hindi ka pa sanay, okay lang din. Pero kung sanay ka na, okay lang din. Ang cover kasi, meron lang siyang kinoconsist ng tatlong elements. Elements talaga. I mean, yun yung karaniwang makikita natin sa isang cover. Itong tatlo. Una, of course, yung image. Pangalawa, yung title. At pangatlo, yung pangalan ng author. Ayun lang naman. Ganun lang kasimple yung kinoconsist ng isang cover. In other words, halos two elements lang is image and yung font. So, dun lang iikot yung paggawa ng cover. So, sabi ko nga kanina, stay tuned lang kayo kasi mamaya tuturo ko sa inyo yung mismo sa Photoshop kung paano laruin yung dalawang yun, yung image at font. So, tip number two, finding the image.
Okay, yung image, siya, yun yung mismong pinaka-cover or pabalat na gagamitin mo. Ngayon, sa Wattpad, karamiwan, di ba, humahanap tayo ng cover is Google, alam na yung Pinterest, favorite natin yung Pinterest kasi napakadami talagang images doon. Yun nga lang, as much as possible, mas okay sana kung gagamit kayo ng non-copyrighted images or yung mga free images to use. Wala namang problema kung maghahanap ka sa Google, Pinterest, and Tumblr kasi ako dati guilty dyan, and ngayon may isa akong story na kinuha ko sa Pinterest kasi wala talaga akong makuha na non-copyright na maganda. Ang disadvantage lang pag sa Google, Pinterest, and Tumblr ka kumuha, pwede kang makopyright. Pero kasi baka sabihin mo, is online lang naman, hindi naman siya ipapublish. Pwede rin naman. Kaso paano kung may tendency kasi na mahuli ka ng artist, may ganung cases na nangyayari. May mga artist na nakikita nila, gugulat sila, cover na yung gawa nilang work na walang permission. So, bawal yun. So, hanggat maaari, limitahan na natin yung paggamit ng mga images sa mga na-copyright or yung sa mga artist nang walang permission, nang walang bayad. May binigay itong book na to o si yung author ng mga presets kung saan kayo pwede mag-download. So, isa-isayin natin yung sites na yun. So, una niyang binigay is just pala is yung canva.com. So, alam natin yung Canva is pwede tayo mag-edit dito ng pictures and meron silang mga kasamang pictures na free to use. So, next one is yung pexels.com. So, magaganda rin yung nandito sa Pexels kasi mga high quality photos din yung nandyan. And aside from Pexels, pwede rin kayo dito sa unsplash.com. Okay, ang bagal ng internet. So yan, sa unsplash.com. Pwede rin kayo dito sa Unsplash. Kasi almost the same lang din ng Pexels, pero kayong bahala kung saan kayo gusto. And lastly is yung pixabay.com. So, makita nyo naman na ano din, high quality din yung mga photos niya. And makaraming pictures ito, magsasawa kayo sa kakahanap. So, basically, it's about finding the right image for your story. And sa dami ng mga free and available pictures dito, and I'm sure makakahanap kayo. Paano kung wala kang makitang magandang images dun sa story mo? Ang ginagawa ng iba, pag gusto nila medyo specific and gusto nila anime, so, nagpapakommission sila. And medyo may kamahalan nga lang yon, mga minimum 1K, kasi syempre, original illustration yon. And ang advantage, of course, is, well, hindi ka maka-copyright issues, kasi binili mo yung image na yon, or illustration na yon, sa artist. Pero kung low budget ka lang, at hindi mo naman kailangan totally gumastos, as much as possible, dito ko na lang sa mga free websites na binanggit ko. Okay, tip number 3, you have to choose the right font. Napakahalaga ng font. Isa to sa pinaka nagdadala ng buong cover mo, yung size, yung color, and kung anong klaseng font yung gagamitin mo. Kasi yung font, dinedefine niya kung ano yung theme or yung ambience ng story mo. So, ito yung example ko sa inyo na Wattpad story na I Love You Ara ni Jamil Fuma. Diba, kapag mapakinggan mo yung title, yung tipong hindi mo siya alam, I Love You Ara, parang ano na siya, love story, kasi I love you eh. Pero pag nakita mo yung cover ng I Love You Ara, mararealize mo na ay, hindi siya romance, hindi siya love story, horror siya. Bakit? Kasi sinasabi nung font, sinasabi nung cover, nung design ng cover na dark, creepy. And bigyan ko rin kayo ng example ng, hindi naman siya Wattpad cover, pero nag-trending kasi to, ayan, yung sa announcement ng COVID case. And nakita niyo naman dito na ano yung impression na binibigay nung font na ginamit. And yung colors, parang may piyesta, parang masaya pa sila. So, it's very wrong. So, okay, punta na tayo dun sa mismong process kung paano ako gumagawa ng book cover sa Adobe Photoshop. Ito yung pinaka-latest work ko na, which is so far yung pinaka-favorite ko, kasi syempre bago eh, is yung cover ko ng Ang Huling Binukot. So, yep, sa Photoshop ko lang yan ginawa. And yung images na ginamit ko, image lang pala, ang dami. Yung image na ginamit ko ay kinuha ko lamang sa Pexels, which is free to use. And so, ito siya. Yung dimensions nga pala ng cover ng Wattpad is 500 by 812 pixels. So ayan yun. So, ito yung sa EHB. Pahapyawan ko lang saglit. Ang ginawa ko dyan is, ayan. So, nilagyan ko lang ng textures para magmukha siyang old. Kasi, sabi ko nga sa'yo, pag medyo bihasa ka na, paglalaruan mo na lang kasi yung design eh. Oh, mali yung font na yung binuhay ko. So, hindi yan. So, ito yung mga fonts na ginamit ko. And dun pala, tip dun sa font, make sure na readable siya.
yung talagang mababasa siya. Kasi 'di ba, sa Wattpad kasi, makikita mo siya na maliit na thumbnail lang. So kahit na malayo siya or maliit lang, kitang-kita mo pa rin, basang-basa mo pa rin yung font mo. So that's why I love this ang huling binukot. Pagkakagawa ko, kasi kahit maliit na thumbnail lang siya, makikita mo talaga yung title. And yung genre niya is, alam mo yun, parang ancient. So yun yung ano kasi siya, 'di ba? Parang fantasy na pini-feature yung ancient mythology ng Philippines. So ganun yung vibes na binibigyan niya. Though medyo nahirapan ako sa paghanap ng image kasi nga wala kasi binukot 'to, 'di ba? Para mythology, wala akong makitang pre-image na syempre na may kinalaman doon. So flower, dinaan ko na lang doon sa flower and yun nga yung texture nung olden. So yan, pati yung name nung author. So yun, image, tapos yung font, title, and yung pangalan ng author. So, talagyan ko lang ng ibang elements para magkaroon siya ng texture at ng buhay. Tapos, ipapakita ko sa inyo, yung i-demonstrate ko nga pala sa inyo is more on simple lang. And so, ito na. So, I decided to make a new cover for my story na Will You Cry When I Die? Kasi, wala lang, may na yung trip ko. So, ayun, may nahanap kasi akong image kanina nung nag-i-scroll ako para dun sa story na pwede kong i-sample sa inyo. So, let's start. Right, welcome dito sa Photoshop. So, kailangan natin ng new canvas. So, sinabi ko nga kanina yung dimensions ng Wattpad cover, which is 512 by 800 pixels. So, click natin, okay. And, kunin natin yung image na nakuha ko kanina sa pixels na sa tingin ko ay pwede kong gawing example sa inyo. So, ayan. Medyo slow lang yung laptop ko kasi wala nang naghihingalo ni RAM. Baka naman may mag-donate sa inyo ng RAM dyan. So, ayan. Adjust lang. Tamang adjust. You know why what I like in this image? Kasi parang nakikita mo na marami kang pwedeng i-assume dito sa nangyayari sa image na yan. So, sa story ko is Will You Cry When I Die? Kailangan merong yung type, yung mismong font yung magbibigay ng buhay dito. So, mag-type tayo ng title. And nakita niyo yung space niya, di ba? Parang ang ganda niya lagyan ng title. So, kaya ito talaga yung napili kong example para sa inyo. Kasi kapag maliit lang yung thumbnail niya, tapos may expand mo yung font ng title mo, yung size ng title mo, kitang-kita mo. So, okay, pakita ko na sa inyo. Dami ko masasabi. Ayan, will you cry when I die? Pwede nating lakayan to. So, kung ganyang type, yung font na yan is, I think, Arial kasi yan. So, napaka-simple. Medyo wala siyang impact. So, parang meh yung dating. So, bigyan ko kayo ng sample ng pagpapalit ng font and kung ano yung impression na mabibigay niya sa atin. So, Arial, from Arial Narrow, gawin natin siyang ito. Oops. Tadam! So, ano yung binibigay na impression ng font na yan? Mukha siyang science fiction, which is dun sa story ko may pagka science fiction kasi Will You Cry When I Die. Pero ang gusto ko kasing i-highlight yung pagiging romance. Yun din pala yung tip kasi kung ano yung gusto mong ibigay ng impression dun sa story mo, kumbaga parang movie poster lang yan, di ba? Dapat nakasalalay talaga yun sa font. So medyo sobrang science fiction siya, parang may pagka-robotic and yun, parang high-tech yung font. So papalitan natin. So i-emphasize natin. Napili kong font. I-emphasize natin yung size niya. I think better na sa akin yung white kasi kitang-kita na yung color dun sa kumaga angat-angat na yung color ng white. Kaya hindi ko napapalitan yung color ng white. At least na lang, pwede kong ibigay yung effects ng font. Pero para sa akin, mas simple lang. Hindi ko naman kailangan ng bonggang highlight. So, okay yung white. Will you cry when I? So, sobrang emphasized na emphasized yung title kasi malaki. And the last. Mark. So, pwede mong ibayin yung effects ng mismong image yung gagawin natin para mas lumito yung title. Medyo i-darker natin yung yep, that's it. And tumpin ko lang yung pangalan ng author. Hindi pwede mawala. Ano ko nilasal? Ihina ng panel touch namin dito. So, then, pwede siya, diba, right? Sobrang bali, sobrang easy. Ganyan kasi simple lang yung paggawa ng cover. Hindi naman kailangan super bonga. And pwede mo rin laruin, lagyan mo ng something. Kung ayaw mo ng white yung mismong color, pwede mong lagyan ng effects like itong font, pwede mong gawing overlay. And yan, pwede siya kasi itong sa dye, hindi siya makikita, kaya I think mas better yung, or pwede naman yung dye lang yung ano, yung white, para kitang-kita yung dye. Kasi parang may something dun sa dye, di ba? As in relevant siya sa story, yung death na tinutukoy. So, pwede ganyan. Tapos, pwede mo rin iba yung effect ng author. So, capacity yung ganyan. Pero I think mas better na sa akin yung all white siya. Kahit hindi na yung mismo. Pero kung gusto niyo nung colored, kailangan i-adjust nyo. So, magkakaroon ng adjustment. So, gawa tayo ng ano. Isang. Kung gusto niyo ng colored, pwede naman. Ito lang gagawin natin. Igok mo yung font para pag dinag mo sila,
is isang click lang siya. So overlay na siya. Pwede naman na i-adjust mo lang ganun. And tada, meron na ibang effect, di ba? It's awesome. So kung ayaw, pwede rin na maibay mo rin yung font nung sa author. So ayoko nung parang pareha sila, medyo awkward. So palitan natin yung font ng author, gusto ko simple lang. Kaya ganun ko mga iba. O yan. Wala. Kasi ba, tapos medyo alin natin yung opacity nga. Ay, masyado siyang makapal. Palitan natin yung font. Naka-bold yung author. So, ayan, regular lang. And gusto ko, iwiwala siya. Adjust natin. Gusto ko ka-all caps. Or what if, i-ano ko rin siya, no? Kung i-overlay ko siya. Ay na, meron ka ng cover. Meron ka tayong cover. Yes! Congrats! So, sana na-appreciate nyo. Inasabayan nyo yung tips. So, if, kasi once kapag malayuan siya, kita pa rin naman siya. So, hindi ganun ka. Kasi iba talaga pag white. Kung white yung color nitong font na to, ay guaranteed, kitang-kita talaga siya. Pero depende din sa preferences nyo. So, I think for me, mas ipaprioritize ko yung malayuan, mas kita rin sa malayuan, kaya i-white ko na lang siya. And last, meron ako ituturo sa inyo na pinagbabawal na technique kung saan kung gusto niyo ng instant cover na tipong hindi ka na mahihirapan as in poop, as in yun na yun. Meron kasi dito sa Wattpad, naka-tie up na siya sa ano eh, sa kumbaga parang sure kung may partnership na sila ng Pexel kasi dito pag kinlik mo yung edit cover, meron na siyang automatic ka nang madadirect sa Canva. Eh, kapag pumunta ka kasi sa mismong Canva, meron na kasi doon mga ready-made book covers na pwede mong gamitin for free. And, ito siya. As in, yun na, ready-made na siya. Mamimili ka na lang ng design. Ayan, oh. Dito, for example, ito sa Wattpad, nakadirect siya sa Canva. So, mamimili ka na lang dito. So, may mga nagamit na lang na din ako dito. For example, ito, yung design na to. Nagamit ko to sa The Future is Ours. Tapos, ito, may nag-dedicate sa akin na book cover na Memento Mori. Hindi ko alam, dito lang pala niya yung nagawa. Which is okay lang naman. Ang init, guys. Which is okay lang naman, pero nagulto ko na meron palang app na ganito. Kasi dati hindi ko alam. So, kung mag-explore kayo sa Canva, sobrang ma-appreciate yung design kasi sobrang creative and ang ganda niya. Yun nga lang, ang disadvantage kasi katulad nga dun sa pagpili ng mga images, may tendency na magkaroon ka ng kaparehas. Pero, ang astig niya lang kasi, di ba? So, ayan, di ba? Papalitan mo na lang. Or, papalitan mo na lang ang image. Kumbaga yung concept. For example, may ginawa akong ano dito na nakakatuwa. Itong, may nakita akong design na ang ganda. Ito, ayan, yung Journey to the Stars. So, parang sabi ko, pag ito sa ano, sa Wake Up Dreamer. So, natuwa ko, inedit ko siya. So, ito yung nangyari. Ta-da! Instant book cover. So, free to you siya. As in, free. So, salamat, Canva. Meron na akong cover. Hindi ko lang siya ganun pwedeng gamitin kasi paid stories yung, ano, yung Wake Up Dreamers. Hindi ko lang alam kung papayagan nila ito. Pero, mga tingin cover, diba? Sobrang cute, sobrang simple, and sobrang dali. Ang tanging ginawa ko lang dito, pinalitan ko lang yung title. So, ang suggestion ko sa inyo, para rin hindi ganun, may tendency nga na maging kaparehas kayo. And baka masabihan kayo na parang, baka pinlagerize lang. Though, free naman. Kunin nyo lang yung concept na makikita nyo dito. Ang bawa, mabibigyan kasi kayo ng idea sa mga genre. So, ayun, kuha lang kayo ng idea, tas i-edit nyo sa iba. Or, pwede naman, palitan nyo na lang mismo, yung mismong image, base dun sa mapipili nyo. Pero, pwede naman to, kasi free to use naman to. So, yun yung mga instant cover. So, di ba, hindi mo na kailangan gumastos ng mahal para magpa-commission sa iba. Kung hanggat kaya mo naman gumawa ng sariling cover, kasi nakakatuwa. Very accessible na rin siya sa Wattpad kung i-explore nyo. Ito, recently ko lang napansin yung sa My Works ng Wattpad. So, dito talaga. Guys, dito nagtatapos ang ating book cover tutorial. Sana may matutunan kayo ng marami sa akin at na-appreciate yung mga examples na binigay ko sa inyo. And I hope makagawa rin kayo ng magandang book cover sa sarili niyong story. Kasi as much as possible, kung nagtitipid tayo, mas okay na tayo na mismo yung gumawa natin. And yung pinakita kong website sa inyo na paggawa ng cover is yung Canva lang. Kung tutusin, madami pang ibang sites or applications na pwedeng gamitin like PixArt. Kaso, medyo complicated na kasi yun. Ang masasuggest ko lang is do whatever sa kung anong resources na meron ka. And ako kasi, ito lang yung resources na meron ako, yung Photoshop. So, yun yung nakasanayan ko hanggang sa ngayon. So, kung ikaw sa phone ka lang, as much as possible, yun lang yung gamitin mong means para makagawa ng book cover. Hindi mo naman kailangan ipilit na gumawa ka ng cover sa Photoshop. And itong Canva, very, ito na yung masasabi kong pinaka-friendly and napakadali niyang gamitin. Hindi mo na rin kailangan mag-isip. Kailangan medyo ibay mo na lang ng konti. And meron din siya sa phone and free to use siya. And sana, yun nga, ulit po, sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching. This is Denny and please like this video, share it to your friends and kindly subscribe na kayo sa channel ng Tales of Demi. Thank you so much sa mga nanonood and mga nagko-comment. Kung may mga tanong pa kayo, ibang suggestion, vlog suggestion, comment down below lang. Thank you again. Have a nice day. Bye. See you on my next vlog.